ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat ang sundin ng loob mo upang kaming wagas makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit, sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala, sila'y maghahari sa buhay. Kailaki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating
Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga panghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang iyong salay iyong patawarin, sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikaw'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihing ang puon ay dakila nang nangaghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, maging handa kayo at sindihan ninyo ang inyong ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung mararating niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw, o madaling araw siya dumating. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma kung paano ba pumasok sa atin ang kasalanan. Alam niyo po, sing pait nung nangyari na dahil sa hindi pagsunod ni Adan sa kalooban ng Diyos, ang dulot naman nito ay isang manunubos para sa atin. Yung kasamaan na naidulot ng hindi niya pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagdulot naman sa atin ng isang manunubos
na magdadulot na nagdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, kung titignan nating maigi, ating susuriin, bagamat may mga masamang nangyayari sa mundong ito, masamang pangyayari dahil sa kasalanan na ito, hindi rin ito magtatagumpay sa huli. Matagal na pong napagtagumpayan ng ating Panginoon ng kamatayan. Matagal na pong napuksa ng Panginoon ng kasalanan. Kaya nga, kung titignan natin kung tayo tunay na mananalig sa ating Panginoon, hindi natin kailangan matakot. Kailangan lang natin ay patuloy na manalig at magtiwala sa kanyang kalooban. Katulad po nung paanyaya ng ating mabuting balitang binasa ngayon, kailangan maging handa tayo. Kailangan ihanda natin yung ating sarili sa mga biyayang ito. Kasi pag hindi tayo nakahanda at dinatnan tayo halimbawa ng kamatayan, no, ng pagtawag sa atin ng ating Panginoon, kapag hindi siya yung pinili natin sa pagkakataong iyon, no, hindi rin matutupad sa atin yung pangarap ng Diyos na makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, no, bagamat ito ay ginawa ng Diyos at minabuti niya ang ating matanggap, kailangan nating makiisa, no? We have to participate, no, in this grace, no? Kailangan nating makiisa dun sa mga biyayang ito upang tayo magkamit ng biyaya ng buhay na walang hanggan. At tulad po ng mga alipin, sabi sa mabuting balita, no, mapalad yung mga nag-aantay, anumang oras sila tawagin. Tawagin o dumating man yung kanilang, o anong oras man dumating yung kanilang master, no? Dumating man ito ng gabi o madaling araw, no? O mahalaga, sila'y nakahanda. At dahil sila'y nakahanda, ano daw gagawin ng kanilang Panginoon? No, sila'y paglilingkuran. No? Di ba napakaganda po? Ang ating Panginoong Hesus, yung itinuro niya sa kanyang mga alagad, yung kanyang ipinapahayag patungkol sa kaharian ng Diyos ay ang paglilingkod sa bawat isa. Kaya nga, no, imbis na doon sa sitwasyong iyon, sa kasalang iyon, sa piging na iyon na sila'y maglilingkod sa kanilang Panginoon, dahil sila'y nanatiling tapat, no, sila'y umaani na isang bagay na alam nating, no, kahit tayo, we don't deserve it, pero ibinibigay sa atin ng Diyos dahil sa kabila ng maraming mga pagsubok at pinagdadaanan natin sa buhay, no, ang bawat isa'y nagsisikap upang masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, yan din po yung grasyang hilingin natin sa ating Panginoon. Hilingin natin yung grasya upang maging handa tayo, maging bukas sa tawag ng Panginoon upang iwaksi ang mga kasalanan naglalayo sa atin sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagtanggap ng biyaya ng pananampalataya, tinatawag tayo upang maging masunurin, magkaroon ng pag-asa at maging handang salubungin si Kristo sa anumang oras. Ipanalangin natin ang ating mga kapwa ng may pananalig. Basbasan mo ang iyong tapat na lingkod, Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya ng may kasipagan at dedikasyon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Tayo, naway lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong paglilingkod sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Matutunawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo
at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Pasbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Yaong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Manalangin tayo. Pasbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang sa sinag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Pasbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din natin ang lahat ng nagpamisa, ang lahat ng humiling ng ating panalangin, at ang lahat ng kaluluwas purgatorio. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Walang hanggang Ama, hindi namin alam ang araw niyang oras kung kailan magbabalik ang iyong anak upang kami ay hatulan. Tingnan mo ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming pananampalataya sa kanyang pagdating. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ay pagkalob mong kaway aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kaming dalisay ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katawang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Kay sinugo mo para kami sa gipit palayain, kahit siya'y kinalinga ng mahal ng Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatay at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel ang siawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bagay niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahiblay na may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginabahan mi lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na malabiring Maria ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, isa na mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng upamakan. Samantalang aming pinananibigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito ngayon mo aming pananampalataya, ito ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tikman ninyo at
announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelopes sa mga nagnanais. Maari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang kaming iyon ni iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sanggatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagbalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati.